Hindi makapaniwala ang lahat ng taong naroon sa pinagsasabi ni Kang Taesan. Dahil sa dami nila ay nawala na sa kanilang isip ang panganib na pinasok nila ngayon. Ilan sa mga ito ang pinag-uusapan si Kang. Ang isang grupo ng mga tao ay nag-uusap tungkol sa kanya. Sinasabi nilang bagito pa ito at masyadong inosente. Marami pa raw itong kailangang matutunan sa buhay. Wala pa raw itong sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Ang ilan naman sa mga ito ay inaakala na ginagawa lang ni Kang ang lahat ng ito dahil nais niyang magpasikat. Isang mabilis na paraan para agad siyang maging tanyag at makilala sa buong lugar nila. Bumaba naman na si Kang sa kanyang kinalalagyan at naghanda ng lumaban. Muli niyang pinaalala sa mga ito ang sinabi niya kanina. Pinapa-atake niya ang mga ito ng sabay-sabay dahil mas magiging madali ito para sa kanya. Mas mabilis niyang mapupuksa ang mga ito sa ganitong paraan. Bukod pa doon ay mayroon din siyang nais subukang isang bagay na natutunan niya kamakailan lang. Gumamit siya kaagad ng isang magic skill. Biglang lumamig ang paligid nang gamitin niya ang Frost Arrow. Agad nakilala ng mga taong naroon na ito ang Frost One at nang makita nila si Kang na mag-cast ng kanyang magic spell ay sinugod na nila ito kaagad para kanselahin ang binabalak niyang gawin. Isa sa mga nanguna sa pag-atake ang lalaking nakaasul na kalasag. Itinuturing niyang Tridor kay Hamon si Kang dahil hindi niya alam na galing ito sa ibang mundo. Gamit ang kanyang sibat ay inatake niya ang ating bida. Pero laking gulat niya nang makitang hindi man lang ito natinag sa kanyang kinatatayuan. Gumana na ang skill ng ating bida na absolutely nullify the first attack. Gulat na gulat ang lalaking knight sa pangyayaring ito. Maging ang pag-atake ng kanyang ibang kasamahan ay ganito din ang inabot. Lahat sila ay nagtataka kung bakit hindi tumatalab ang mga pag-atake nila. Dahil naman sa panandali ang pagkalitong ito ay mas lalo pang nagprogreso ang nilulutong atake ni Kang. Sinigaw ng kanilang leader na huwag silang magpatanga-tanga at patuloy na umatake. Paulit-ulit namang nag-cast si Kang ng kanyang spell na Frost Arrow at di pinapansin ang mga taong umaatake sa kanya. Patuloy niya lang tinangke ang mga pag-atake ng mga ito hanggang sa umabot siya sa skill niyang absolutely nullify the third attack. Nanatili lang siyang nakafocus sa paulit-ulit na pag-cast ng skill na Frost Arrow. Sumablay naman ang binabalak ni Kang at tama nga ang naging hula niya na kailangan talaga niyang matutunan ang paggami ng aura. Gayunpaman, kahit sablay ay patuloy pa ring lumaki at dumami ang Frost Arrow na kanyang tinitipon. Dahilan kung bakit ang mahihinang adventurers na naroon ay nagnanghina at nawala ng malay sa sobrang lamig ng paligid. Nakalikha si Kang ng isang malaking ball ang yelo na gawa sa daan-daang Frost Arrow. Hindi makapaniwala ang mga taong naroon sa kanilang nasaksihan. Ito ang una nilang beses na makakita ng ganitong magic skill sa buong buhay nila. Pinahayag naman ni Kang ang kanyang tuwa dahil nasa maluwag silang lugar dahil sa ganitong kalawak na espasyo ay masusubukan niya ang mga bagay-bagay na iniisip niya. Nagsimula na siya sa kanyang pag-atake. Gamit lang ang kumpas ng kanyang kamay ay nagawa na niyang lumikha ng panibagong skill at tinatawag itong Ice Pellet. Wala nang nagawa ang mga taong naroon kundi mapa-atres at matulala sa kanilang nasasaksihan. Napakaraming piraso ng yelo ang nagtipon para mabuo ang napakalaking sphere na ito. Gamit naman ang kanyang skill na Magic Acceleration ay pinabilis pa ni Kang ang galaw ng kanyang Ice Pellet sa kanya ito itinira sa mga nagkukumpulang kalaban niya. Hindi na nagawa pang makatakbo ng mga ito dahil bukod sa gulat ay may slow property din ang skill na ito sa kanyang kapaligiran. Walang nagawa ang Advanced Wizard na naroon para kontrahin ang ginawang pag-atake ni Kang. Nang makita ng Advanced Wizard ang nangyari sa kanyang mga kasamahan ay agad niyang inisip na tanging lahi lang ng mga dragon ang may kakayahang gumawa nito. Halos lahat ng kanyang mga kasamahan ay naging yelo na. Tanging iilan lang sa mga wizard ang natira dahil mas malayo sila sa pinagbagsakan ng skill ni Kang Taesan. Kahit na matagal ang naging pag-cast ni Kang sa magic skill na ito ay maituturing pere niya itong kapaki-pakinabang sa ganitong mga pagkakataon. Unti-unti na siyang lumapit sa mga natitirang buhay na kalaban niya. Tinanong niya ang Advanced Wizard kung nais pa ba nitong magpatuloy sa kanilang laban. Naintindihan naman na ng wizard na ito kung anong kalalagyan nila kapag nilabanan pa nila si Kang. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Dali-dali na silang tumakbo para maisalba ang kanilang buhay. Hinayaan naman silang umalis ni Kang para may matirang magkalat ng tungkol sa kanyang sa buong lugar.
At nangyari naman itong ninanais niya. Dahil mabilis na kumalat sa buong lugar kung gaano siya kalakas. Iniisip ng karamihan na ang taong nagbabante sa prinsesa ng mga demonyo ay isang dragon na nagkatawang tao. Muling pinagpatuloy ng tatlo ang kanilang paglalakbay sa paghahanap ng matutuluyan ng prinsesa. Sa gitna naman ng kanilang paglalakad ay tinanong ng prinsesa si Kang kung tama lang ba ang naging desisyon nito kanina. Pinagtaka naman ito ni Kang dahil hindi niya moari ang nais ipahayag sa kanya ni Anesha. Sinabi naman ito na ang tinutukoy niya ay ang ginawa nitong pagpapataka sa mga wizard dahil siguradong ikakalat ng mga ito ang impormasyon patungkol sa kanya. Kasama pa roon ang pagdedeklare sa kanyang taxil sa deity na si Hamon. Muli namang pinaalala ni Kang sa prinsesa na hindi siya tigarito kaya't wala siyang pakikay Hamon. Bukod pa doon ay hindi niya tinuturing na problema kung kumalat ang tungkol sa kanya dahil ito mismo ang gusto niya. Dahil may inaabangan talagang makalaban si Kang sa lugar na ito. Hindi naman maintindihan ni Anesha kung bakit ganito kauhaw sa laban ang ating bida. Sinabi naman ni Kang na mula nang dumating siya sa mundong ito ay wala pa siyang nakakalaban na matutuwa siya dahil lahat ng nakaharap niya ay nakakadismaya. Sa kanilang patuloy na paglalakbay ay may nakasalubong na naman silang grupo. Mukha namang ito na ang pinakaaantay ni Kang na makakapag-satisfy sa kanyang pangangailangan. Natatawa naman ang multo dahil mukhang gumana ng maayos ang strategy ni Kang at mabilis na kumalat ang balita. Dumating na ang mga kalabang pinakaaantay niya. Makakaharap na niya ang mga swordmasters ng mundong ito. Agad naman silang nakilala ng prinsesa kaya siya'y kinabahan. Apat na lalaki ang kanilang makakaharap ngayon at lahat sila ay dalubhasa sa paggamit ng aura. Nadidismaya naman ang isa sa kanila dahil napakalayo ng kanilang nilakbay pero dadalawa lang pala ang tinutugis nila. Tinanong naman ng lalaking may pulang buhok ang ating mga bida kung sila ba ang prinsesa at ang kanyang bantay na aso. Agad namang binalaan ni Anesha si Kang sa panganib na kanilang kakaharapin. Sinabihan niya ito na kailangan na nilang tumakas dahil hindi basta-basta ang mga makakalaban nila ngayon. Sila ang pinakatanyag na swordsman sa kanilang mundo at dahil apat sila ay siguradong walang kalaban-laban si Kang. Alam ni Anesha na kahit gaano kalakas si Kang ay wala siyang labang sa mga ito. Iba naman ang tingin ni Kang sa sitwasyon. Agad na niyang pinatulog si Anesha para hindi na ito makasagabal sa laban niya. Pagkatapos niyang ipasok ang walang malay na si Anesha sa kuweba ay muli nang hinarap ni Kang ang mga swordmasters. Na-appreciate naman niya ang paghihintay ng mga ito. Sinabi naman ng isa sa kanila na mabuti nang makapag-palm siya ng maayos kay Anesha bago siya pumanaw. Bumawi naman ng trash talk si Kang at sinabing nahirapan siyang patulugin si Anesha kaya't hindi sila dapat mag-ingay kapag nahihirapan na sila at baka magising ito. Napansin ng swordmaster na may pulang buhok na masyado pang bata itong makakaharap nila. Kaya naman hindi talaga niya maunawaan na pinatawag pa silang apat para lang sa bagitong ito. Sinabi naman ng isa na kanilang naayaw naman talaga niyang sumama at napilitan lamang siya. Pinapatahimik naman siya ng kanyang kasamahan at sinabing wala silang magagawa dahil direktang utos ito mula sa deity nila kaya't kailangan talaga nilang iligpit ang prinsesa at ang kanyang bantay. Naghanda naman na si Kang sa pakikipaglaban. Umaasang hindi siya bibigwin ng mga makakaharap niya ngayon. Samantala ang multo ay sabik naman ng makakita ng laban lalo na't labanan ng swordsmanship ito. Sinabi ng may dilaw na buhok na talaga namang kahanga-hanga na binabantayan niyang mag-isa ang prinsesa. Umabant na ito para maghanda sa laban pero bigla naman siyang inawat ng may pulang buhok. Dahil sinabi niyang siya muna ang maaon ang makikipaglaban dito. Binunot na niya ang kanyang sandata at nilabas na rin niya ang kanyang malakas na aura. Lumutang na ang mga sandata nito sa ere at naghanda ng umatake. Alam niyang kayang mag-nullify ng mga attack si Kang kaya't excited na siya kung paano nito pipigilan ang mga espada niya. Nais niyang malaman kung hanggang saan ang kapasidad ng skill na ito ni Kang lalo na't isang swordmaster ngayon ang katapatan niya.